salita. Let us open our Bible in Matthew 16:24-26. Tumayo po tayo bilang pagpahalaga sa salita ng Diyos. Matthew 16:24-26. Ito po, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. 25. Ang naghahangad na magpagligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakahit nito. 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Tayo po ay makaupo. Haleluya. Pero po ating mga bata, ang tema po natin sa umaga nito is Value Your Soul. Pahalagaan po natin ang ating kaluluwa. Value Your Soul. Now, man is a multidimensional being. Babalik muna po tayo sa science upang higit po natin maunawaan ang kahalagaan po ng ating sarili o ng ating kaluluwa. Man is a multidimensional being composed of body, soul, and spirit. Sabi po sa Tesalonica 5:23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Tingnan po natin ang pagkasunod-sunod. Ang espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagpalito ng ating Panginoong Hesus. Okay, I will give you an illustration. Sabi ko po, babalik tayo sa ating science. Marahil nung nag-college tayo o nung high school tayo, ay naunawaan po natin ano ang ating human body. I wish I have a stick to illustrate. Okay? This is a biblical picture of man. Man a three-part whole. Yung sinasabi, biblical po ito, yung sinasabi ko kanina sa Thessalonians 5:23, balikan po natin, ha? Naway lubusan kayong gawin banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Now, sabi ko kanina, ang ating pagkatao ay mayroong tatlong bahagi. Body. Ito po yung ating katawan. This is our physical structure. Ito po. Di ba po, nakita po natin, there is, nakapagsalita, there is speech, there is action. And dito po makita sa physical structure natin ang five senses. Okay? Alaala po natin ang mga five senses. Mga bata, alam po natin ito. Di po ba? What are the five senses of the body? Okay? Sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, and sense of touch. Okay. So, ito po yung nakaparoon sa ating buong katawan. Ito po yung tirahan. Okay? Okay. Sa soul natin, the next part of the body is our soul. Ito po yung pag-usapan natin na napaka-importante kung pakinggan. Okay? Our soul. This is the total personality of our body. This is the inward part of our body which has the three parts. Okay? Number one, mind. Number two is our will and emotion. Sa mind natin, di pa po, this is sa kaluluwa natin or sa sarili natin, sa iba kasi sa Bible kasi sinasabi sarili o buhay. Okay? Napapaloob yung mind natin. Kaya ipuha tayo
reason out tayo, nag-iisip tayo, di po ba? Ang will naman ay doon, ito yung kung marunong tayong mag-decide, mag-choose kung anong gusto natin at yung emotion. Dito po napapaloob yung, kung di ba sabi po ni Pastor ganoon, be careful with your heart. Sabi po sa Proverbs 4:23, keep diligence or keep guard with your heart because it is the wellspring of life. Okay, makita po natin ang kalagaan. Di po ba sa emosyon natin? Napakalaga po ng kaluluwa dahil po tinubos tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Please bear with me and listen upang mapalagaan po natin ang ating kaluluwa. Now, the spirit. Now, the body, sabi po, is the outward appearance, our body. And the soul is the inward part of our body. And the spirit determines the identity of our body. Now, natinanda po natin ang Panginoong Jesus, our human spirit. Natinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, automatic, nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Now, our human spirit mingle with the Spirit of God and they will be unified. Nagkakaisa pa po sila. Nang tinanggap natin ang Panginoong Jesus, automatic na nag-regenerate. O may pagbabago po yun ang ating Espiritu. Kung dati ikaw ay magalitin, may pagbabago na. Kung dati ikaw ay sungkulin, may pagbabago. Dahil yung pagbabago, dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Now, sa pagtanggap natin sa Panginoong Jesus, pinawalang sana tayo, yung ating kasalanan ay pinupurgi po ng ating Panginoon. So, mayroong pagbabago. Hindi po. Okay, mayroong pagbabago. Ang spirit ng ating pagkatao ay siya yung may contact sa Panginoon. Take note of all the living creature, tayo lang ang tao ang mayroong espiritu. Take note. So, napaka-special po natin sa Panginoong Jesus. Now, sa espiritu, may tatlong bahagi ito. May konsensya. Kaya kung guilty tayo, nagkukonsensya tayo. May fellowship. May contact tayo sa Panginoon. At sa pamamagitan natin patuloy na as we live God every day, sa patuloy nating pakikiusap sa Diyos, sa patuloy nating pag-aaral, pagbabasa sa salita ng Diyos, gusto ng Panginoon na ang buhay natin, hindi lamang ang Espiritu ay ang kanyang pupunuin. Okay? Hallelujah. Ito yung Espiritu natin. Dahil tinanggap natin ang Panginoong Jesus, ito ay magkaroon ng regeneration or pagbabagong buhay. Mag-radiate ito sa ating soul. The soul is the self of our emotion. Andito yung nasasaktan tayo, andito yung nagagalit tayo, dito yung nagpighati tayo. Kaya kailangan ingatan natin ang ating kaluluwa. Gusto ng Panginoon na hindi tayo mamapil lamang ang kanyang espiritu. Mag-radiate ito sa ating kaluluwa and to all our entire body. Kaya sabi dito sa Tesalonica, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. One spirit, soul, and body. Bakit? Upang ma-preserve itong katawan natin completely, without blame, without blemish, sa pagparito po ng ating Panginoon Jesus. Kaya napakahalaga na pag-usapan po natin. Tingnan mo, sabi ko sa science lang ito. Pero
Ito ang pagkasabi sa 1 Thessalonians 5:23, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Okay? Nakuha po natin? Okay? This is, ito yung tirahan natin, ang body. Tirahan lamang ito. Okay. Ang body na ito ay one of these days, mabubulok. One of these days, ito ay tulad ko matanda na. This will get old. This will deteriorate. This will eventually we will die. Kahit sa ayaw natin, tatanda at tatanda din tayo. Kahit sa ayaw natin mamatay, talagang doon tayo pupunta. Kaya inihanda po tayo ng ating Panginoon Jesus upang pakaingatan po natin ang ating kaluluwa dahil ito po yung pinakamahalaga sa ating buhay. Okay? The physical body is the dwelling place of the God-created spirit. It is the spirit of man that illuminates the soul, which is the emotional and intellectual part of man. Sinabi ko kanina, yung ilustrasyon kanina. Okay? Mananalal 12:27. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa kalabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na magbigay mo. Yung basahin po natin ang Ecclesiastes 12. May mga pangungusap po doon si Solomon na alalahanin natin ang Diyos habang tayo ay in the days of your youth, habang bata pa tayo. Now, the best time to find God is during sa ating kabataan. Pero mga senior, hindi pa po bali ang lahat. Habang may lakas tayo, habang hindi po tayo nabibili, habang hindi po tayo, yung mata natin, hindi pa malabo-malabo, although naka-inglas na tayo, gamitin natin, i-investin natin ang lahat ng mayroon tayo sa ating Panginoong Jesus. Dahil kung bata tayo, agdamo natin pangarap, gusto natin maging ganun ako, gusto mong umaman ako, gusto kong makarating ako doon kung saan-saan. Ito po yung pangarap ko ng bata pa ako. Ang dami kong pangarap, gusto kong pumunta sa Amerika, gusto kong mayroong mga alahas, mayroong bagalang bahay, mayroong kotse. These are all worldly. Pero nang tinanggap ko ang Panginoong Jesus, nagbago po ang ating lahat. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, wala po tayong gagamitin. Hindi po ba? Sa pag kinuha tayo ng Panginoon, wala po tayong gagamitin. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabo ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbabalik na may bigay nito. When we die, this body, ililibing lang ito sa ground, di po ba? But our soul separates, ito po yung haharap. Pag kumana po tayo ng Panginoon, it's either whether we go to heaven or we go to hell. Ang haharap po doon ay ang ating kaluluwa. Ano lang ito? Structure lang ito. Ang gusto natin, kasi gusto natin, ay puro lang sa panlabas lang ng anyo ng ating katawan. For example, gusto natin bumanda kaya bumibili na tayo ng mga pangpuputi, mga pangpasisiksik, kasi gusto natin bumanda tayo. But what is out, the most important is our inner man, ang soul, ang ating espiritu. Dahil hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Okay. Madalas ang tao ay bumubol ng mas maraming oras sa pagpapalayaw sa katawan na may limitadong buhay sa lupa at napabayaan ang kaluluwa na ginawa ayon sa larawan ng Diyos at magpatuloy na mabubuhay pagkatapos nito
makalupang buhay. Ganito ang tao. Mas pinili natin yung mga bagay sa mundo. Mas gusto natin na neglect natin ang ating kaluluwa, ang dami nating pagkukulang sa Panginoon. Minsan nagkukulang tayo sa pagbabasa ng Diyos, which our soul need. Dahil kailangan nating ma-feed po ang ating kaluluwa. Minsan nauuna natin ang ibang bagay, mga gawain sa mundo. At naisang tabi po ang Panginoon. Naisang tabi natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Naisang tabi natin ang panalangin. Naisang tabi natin ang gawain ng Diyos dahil inuuna po natin ang ating makamundong buhay. Sinabi ni Jesus na ang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa buong mundo na pinagsama-sama. Pinakamahalaga. Mateo 16:26. Ito po yung sabi kanina, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao ang kagtanman niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? The two questions. Matagal na itong katanungan ng ating Panginoon, more than 2,000 years ago, ay nakatala na po ito sa Biblia. Ano ang maibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Think. Isipin natin. Individual, mag-isipin tayo. Sa kabila ng ginawa ng Diyos sa cross, ano ang maibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Ano kaya? Ano mang na-accumulate natin yaman dito sa mundo? Mayroon ka mang magandang buhay, kotse, alipalian, it will not bring you to heaven. Di ko ba? Marcos 8:36. Sinabi din ito sa Marcos 8:36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. The same question. Kailan natin na maunawaan o makilala ang halaga ng ating kaluluwa? Napagtanto ba natin gaano kahalaga ang ating kaluluwa? Nabigyan ba natin pansin ang ating kaluluwa? Minsan grabe tayo sa ating pinapampurid po natin ang ating katawan at napababayaan po natin ang ating kaluluwa. Why is the soul of man is so valuable? Bakit mahalaga ang kaluluwa ng isang tao? Now, the value of a soul is measured by the source from which originates. May Tagalog dito. Ang halaga ng kaluluwa ay nasusukat sa pinagmulan kung saan ito nagmula. Ito yon, saan nagmula. Unawain po natin, makinig po tayo upang maunawaan natin ang kahalagaan ng ating kaluluwa. Genesis 1:26-27. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Sa Genesis 2:7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, sininaan niya sa ilong at nagkaroon ng buhay. Ito ang nagpapatunay bakit mahalaga ang ating kaluluwa. Ginawa tayo ng Panginoon ayon sa kanyang kawangis, ayon sa kanyang larawan, at nakakaiba tayo sa lahat ng nilalang niya. Tayo yung nakakaiba. Diba? Ang mga ginawa niya, ang mga hayop, pero iba tayo sa pagkagawa. Sabi ko kanina, tayo lamang ang may
ang nilalang na mayroong espiritu ng Diyos. Now, bakit mahalaga ang ating kaluluwa? Ang sabi dito, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng bahay. Imagine, out of the dust, galing sa alabok, hiningian tayo sa ating ilong upang magkaroon tayo ng buhay. Ganun kahalaga ang ating kaluluwa. Sabi sa 144, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Now, the value of the soul is measured by its eternal quality. Ang halaga ng kaluluwa ay nasusukat sa walang hanggang kalidad nito. Ang ating kaluluwa is constant. Ang ating kaluluwa is immeasurable. Ang ating kaluluwa is a unique being. Ang ating kaluluwa ay talagang ito yung kasama natin habang buhay. That is kung doon tayo papunta sa langit. Okay? The soul will never die. Imagine, it will live forever. So, kailangan pahalagaan natin ang ating kaluluwa dahil ang ating kaluluwa ay hindi ito na mamatay. It will live forever kasama natin ang Diyos. The body soon dies and returns to the dust where it originated while the soul returns to God who keep it. Na? Napakaliwanag, no? One day mamamatay po tayo. At ito, yung katawan na ito ay babalik doon sa lupa kung saan ito nag-originate. And the soul returns to God who gave it. Mangangaral 12:7. Ito yung sinasabi, paalala kung saan tayo nagmula. Alalahan mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ang kaluluwa ang tatayo sa paghatol kapag ang katawan ay muling nabuhay sa isang bagong anin. Tingnan natin. Siguro, after this message, we are going to evaluate kung saan tayo. Pinahalagahan ba natin ang ating kaluluwa kung ang mga bagay sa mundo? Ang sabi dito, ang kaluluwa ang tatayo sa paghatol, siya itong hakarap. Kung ang ating katawang lupa, sabi ko kanina, ililipin ito. Pero yung kaluluwa natin, siya yung hakarap doon sa ating Panginoong Jesus. Upang magkaroon tayo ng bagong anyo. Hebreo 9:27. Itinakda na sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay pagkukulo. Take note. Isang bisis man na mamatay at pagkatapos nito ay pagkukulo. Dalawa lamang ang pupuntahan natin. Una mo ay kaayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Tiyaga, nasa langit tayo pupunta. Kung usip naman ang ginawa natin, tiyak sa impyerno natin. So, dalawa lamang ang pupuntahan po natin sa hindi pa po nakaunawa. Wala pong purgatorio na sinasabi natin. Dalawa lamang na ang mapupuntahan natin. It's either sa langit or sa lupa. Kailangan i-prepare natin ang ating kaluluwa habang dito pa tayo sa mundo dahil pagdating ng araw, maharap tayo sa ating manlilikha. 2 Corinthians 5:10. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at ang tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Maliwanag dito ba? Ang kaluluwa sa kanyang muling nabuhay na katawan ay ang magdadala ng bigat ng paghatol sa langit man o sa impyerno. Roma 2:7-9. Take note. Napakaganda po nito. Naktamin po natin bawat binibitawan dito ng salita ng Diyos. Sabi po sa Roma 2:19,
Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at walang kamatayan. Ngunit, matinding galit at puot ang sapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumunod sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang dalalasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hindu. Napakaganda. Naway, sa pag-uwi natin, bitbit po natin ang mga katagang binitawan ni Pablo upang suriin po natin gaano po kahalaga ang ating kaluluwa. Alam po ninyo yung kwento sa mayaman at ni Lazaro. Nabasa po natin yung sa Lucas. Nais ko po itong basahin upang maunawaan natin ng kung may Biblia po tayo, pakibukas po tayo sa Roma. This is Lucas. Okay, Lucas. Namnamin po natin, makinig tayo mabuti para malaman po natin gaano ka Lucas. Okay, Lucas 16. Yung kwento po ng mayaman at saka yung si... Okay. Ang mayaman at si Lazaro. Wala dyan, pakinggan lamang ninyo po, namnamin po natin ito. May isang mayaman laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagnanganang Lazaro at tagtag ng mga sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mungo na huhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." So, sundan po natin. Totoong may impyerno. Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasak sa buhay mo noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtitiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaalim siya dito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin." Take note of this. "Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya ang mga naririto ay hindi makapuntadyan at ang mga naririyan ay hindi makapunta." Okay. Pagkamatay natin, huhukuman tayo ng Diyos whether we will go to heaven or we will go to sa impyerno. Nakita namin ang mayaman nito, sobrang pagdurusa po niya doon. At namatay din yun ang pulubi. Napakaganda sa story nito. Ang mayaman ay napunta sa impyerno at ang pulubi ay andoon sa busong ni Abraham. Now, wala ka pong chance. Once doon ka po, kahit anong pang panalangin, pag hukuman na po tayo ng Diyos, wala na pong second chance. Ano ang sinasabi dito? Hindi ka na, wala na, wala ka na mapuntahan. May bangin na, may nalamig dito na hindi ka na makapunta kahit anong tulong na nahingiin ng mayaman na ito. Wala na second chance. So, atin pong ipagpatuloy sa pagbasama ang maiksi na lamang ito upang maunawaan po natin ano ang kalalagyan ng ating buhay. Okay. Okay.
Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya ang mga narinito ay hindi makapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi na makapunta dito. Ngunit sinasabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, pinakiusap ko kung puntahan na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking limang kapatid na lalaki, subuon ko ninyo upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa datong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at mga propita, iyan ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ang mga propita, hindi rin nilang paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So nakita natin paano nagsamper sa impyerno yung mayaman. Nagpakasasasya habang dito pa sa lupa, habang yung ano, nakawawa, nagantay lamang siya na may momo na makuha doon sa under sa table ng mayaman. So nakita natin ang kalagaan ng aking kaluluwa. Minsan nag-impok tayo ng maraming pera. Akala natin siya yung magdadala sa atin sa langit. Pero pinatunayan dito, ano man makamta natin sa mundo nito, ay wala tayong madadala. Ang pinaka-importante po dito, yung relasyon natin sa ating Panginoon Jesus. Ang halaga ng kaluluwa ay nasusukat sa interest ng diablo dito. Okay. Ang diablo ay lubos na kumikilos sa ating mundo at hinangad niya ang ating mga kaluluwa. Siya ay naglalakad na parang sugatang leon. Sabi ko sa 1 Peter 5:8, maghanda kayo at magbantay. Kaya ito po yung babala. Kasi we are always tempted. Lalo na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi natin alam ang katotohanan. Wala tayong koneksyon. Wala tayong ugnayan sa Panginoon. Madali po tayong itim. Madala pa tayong itim ni Satanas. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ang halaga ng kaluluwa ay nasusukat sa pagmalasakit ng Diyos sa pagliligtas nito. You know what? God is very passionate about our soul. Napakahalaga po nito sa Panginoon na as ang ating kaluluwa dahil tinubos niya tayo sa hindi, walang katumbas ang pagtubos ng ating Panginoon Jesus. Tinubos niya sa kanyang mahalagang dugo. Mabasa po natin ito sa mga susunod na slides. He is not willing that any man should perish, but that all should come to repentance. Ito po yung Tagalog. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya na pagkataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan nila. Yeah, just think of what God has done in our life. Palitan natin ang cross. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Balikan natin, bakit naglagay tayo ng cross dito? Tingnan pa natin ito palagi. Balikan natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Even before the foundation of the world, sa Ephesians 1:4, pinilit na tayo ng Diyos. Napaka-precious part natin. Sabi ko noon sa mensahe ko po, out of the billions of people, isa kayo pinilit ng Diyos. Bakit ang daming makasalanan sa labas? Ang dami diyang mga magnanakaw, mga gumagawa ng ano-anong krimi. Tayo pinilit tayo ng Diyos. Nakilala man natin ang Panginoon na senior citizen natin, hindi huli ang lahat kapatid. Gawin mo ito na motivation na talagang you have to invest your life for that.
Because in the end, it's what, it's really what. Hindi yung anumang katayuan natin, because what matters to God ay yung character natin. Hindi yung ano yung natapos natin. Hindi yung mga certificate natin. Hindi yung mga bagay na sa mundo ang pahalagaan natin. Kasi minsan ang tao magaling natin, kaya pinakalalahanin tayo, magbantay po tayo. Alamin po natin ang katotohanan, basahin po natin ang Biblia upang hindi tayo maligaw. Ano ba? Maraming sinabi dito, God, ito, katapat ito ng John 3:16, God demonstrated His love for us while we were still sinners. Pinapakita ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Palakpakan po natin ang Diyos. Napakahalaga po. Napakabuti po ng ating Panginoon na minsan lang yung grip po natin sa pag-isip natin, nauna natin ang mga bagay sa mundo. Hindi nakaligtaan na natin eh. Sideline na lang ang Biblia. Pero maghapon minsan. Kasi pag hindi mo sinulaan sa umaga, pagbabasa, this I may say on our experience, mauubos ang time mo. Lalo na nasa bahay ka lang. Ang daming makikita ang trabaho yan. Pero ang sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall follow me. Lahat kapatid, anong kailangan mo, idadagdag lang namin, you have to unahin natin ang Panginoon. Okay? Roma 5:8, ito po yung Tagalog. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kung aking isipin ito, sabi ko, napakapahalag po. Pinili ako ng Diyos. Napakapahalag po dahil pinahala po ng Diyos. I am so precious in God's sight na minsan ang Diyos ay isang tabi na lang natin. Dahil anyway, bukas na lang ako magbasa. But we cannot redeem the time. Bukas na lang ako manalangin. Mamaya na lang ako, unahin ko po itong mga gawain. Ang dami kong labahin, ang dami kong linisin. Minsan ang ating Biblia, inalpok, tabukan na lamang dahil hindi natin ito nababasa. You know what? Natutuwa po ako pag nakita ko yung Biblia na parang butay-butay na. I have my first Bible na butay-butay na po yun. Dahil ang dami kong sulat-sulat doon, ang dami yung mga bulletin, ang dami yung mga revelation galing sa Panginoon. Hindi ko kayang isang tabi yun. Dahil sabi ko, ito yung ang salita ng Diyos ay ang nagpapalapit sa atin ng Panginoon. Sabi ko, I'm not perfect. Marami akong flaws. Pero sa araw-araw natin makipagliig sa Diyos, yung sa Tesalonia, napakaganda yung immediate po niya. Sabi ko pala, kaya pala, minsan hindi ka filled ng Holy Spirit dahil maraming sagabag, hindi nag-get sa ating kaluluwa, sa kabuuan ng ating katawan, dahil maraming sagabag, marahil hindi natin nauna ng Diyos, marahil ang ating puso ay punong-puno ng galit, marahil ang ating puso ay punong-puno ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon Jesus. Okay? Nakikita ng Diyos ang kaluluwa ng tao bilang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Kaya naman ipinadala ito yon niya ang kanyang anak upang tubusin ito. Kaya anumang pakinabang, kaya ano ang pakinabang ng isang tao? Ito yon, ibalik po sa inyo ang katanungan ito. Magkaroon po tayo ng refleksyon. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan ba niya ang buong daigdig, ngunit mapahama, kundi ang lahat
Masama ako ang pinagawa niya. Okay. Sapagkat ano pa ang mapapala ng isang tao, matamtaman niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Kilala natin si Bill Gates. Sino po si Bill Gates? Yung na-discovery ng mga Microsoft, mga cellphone natin. I think she is the number one person na pinakayaman sa mundo nito. Pero habang nagbabasa ako noon, sabi ko, mamamatay man si Bill Gates ngayon na hindi siya nakakilala sa Panginoon, mas mayaman tayo kay Bill Gates na nakakilala sa Panginoon dahil alam natin kung saan tayo pupunta. Now, alam natin, yung anumang buhay natin, ito dito, ang pamumuhay natin, di ba sabi ni Pastor Dan noon sa ating Bible study, noong Thursday, sabi ko, sinunat ko yun, I used to have a notebook, kasi kung may nag-ano sa aking puso, isusulat ko yun. Ang sabi doon sa ating pag-aaral, ang pamalagi natin sa mundong ito ay paghahanda sa eternal na buhay. Now, ano ang pamumuhay natin dito sa mundo ay nagre-reflect yan kung saan tayo pumunta. Kung namumuhay ka dito ayon, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak, alam mo na kung saan ka pupunta. Okay? Okay. Basahin natin ito. Matthew 6:19-21. Huwag kayong mag-impo ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Maraming sinasabi dito sa Biblia patungkol po sa ating isang napakagandang yung nireveal sa ating Panginoon. Kaparihas niya sa Ecclesiastes at naway Mangangaral. Tingnan po natin ang sinasabi sa Mangangaral 15. Okay. Sandali lang. May lista ako dito sa akin. Sa Ecclesiastes 5:10. Ecclesiastes 5:10. Okay. Masabi ko po. Sinasabi po sa mga ngaral, Chapter 5, verse 10. Basahin ko po ito hanggang 15. Namnamin po natin ang salita ng Diyos. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakit sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa karunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain, ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. 13. Ito ang isang nakakalungkot na pangyayari na nakikita sa mundo nito. Ang tao ay nag-iimpo para sa kinabukasan. Ngunit na ubos din sa masamang paraan, kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paano tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala ng pagpanaw natin dito sa mundo. Take note. Namin po natin ang salita. Huwag po tayong gahaman sa salapi. Maraming nag-aaway po sa salapi. Maraming nag-aaway. Nag-aaway tungkol dito. Pero sabi dito, huwag po tayong gahaman sa salat. Now, money is not bad. Having gadgets is not bad.
Having jewelries is not bad. Having clothes, having cars, having land is not bad. Pero pag ito ang pinagkukulan natin pansin, dito napupos ang ating buhay sa mga bagay na ito. Ano ang kahantungan ng ating kaluluwa? Isipin po natin yan. Kasi ang sabi dito, ang mayaman walang kakunti, hindi satisfied, gusto niyang yumaman ang yumaman. Kaya marami, yung isang manggagawa, yung isang libre, ang ganda ng tulog ito, ma. Kahit may kukunti lang mayroon siya, dahil kunti ito po siya, sa kaunting mayroon siya, ang mayaman mag-isip ng mag-isip yan. Paano pa ako mayayaman? Paano pa ako mag-invest, mag-isip at mag-isip? Akala ko ito wala sa Biblia, pero pinatunayan dito sa mga ngaral. Maraming iisipin, maraming stress ang mayaman, kaya mapalad tayo na ganito lang ang buhay natin dahil may kapayapaan tayo at mahimbing ang ating dulo. Alam niyo yung mayaman? Kuki-kuki yan sila nag-iisip. Hindi sila makatulog. Even mayroong mga mayaman na namatay sila dahil hindi na nila kaya, hindi kaya sa kanilang isip. Pero ang iparating dito, makikuntalo ng kayamanan sa nilalagay natin ang ating kayamanan dito sa mundo. Ang sabi dito, maliwanag, iwanan natin wala kayong gawa. Sa mga experience ko na nakita, I have seen burial, mga way, mga burial na napakaganda. Bulaklak, magmula sa gate. Hanggang dito, hanggang doon. Ang coffee, napakamahal, worth millions. Ang kaluluwa kaya, nasa, di ba nakita natin kanina yung kulubi, yung mayaman, gaano man siya kayaman, pero saan siya pumunta? Sa impyerno. Hamantalang nagmakaawa siya doon sa kulubi, isaw-saw mo yung ano para lumamigamang yung ang kanyang ano dahil doon sa kainit ng impyerno na kanyang naranasan. Pinapakita dito na huwag tayong maghangad o huwag tayong mag-impok dito sa lupa dahil ang buhay natin dito ay lumalakbay lamang. Sabi ni Pastor Dan, we are just pilgrim in this world. We are just pioneer. Ang sabi sa James, what is this life? Ano bang buhay na ito? It's just like a before. Parang usok na ito na yung bang madali lang, life is short. To tell you honestly, life is short. Hindi ko mamalayan. Hindi ko namalayan 64 na po ako. Hindi mamalayan mag 70 na po ako. But I'm killing God. Lord, as long as I live, as long as this body can send me word, I must do it. Dahil dalating ang araw na malalabo ang mga matang ito. Ang mga tanyang ito ay hindi na makarinig ng salita ng Diyos. Ang mga kamay na ito hindi na makagawa ng mabuti. Ang mga paang ito ay hindi na makaindak, makapuri at makagulsip sa ating Panginoon. My dear brothers and sisters, sulitin natin ang panahon na habang buhay pa tayo, habang may lakas pa tayo, pahalagaan po natin ang ating Panginoon. Huwag po natin palapagay. Devotion natin. Inunauna natin ang mga bagay na nakikita natin. But yung nakikita natin, yung mga bagay na nakikita natin is just temporary. But those things that are unseen. Hallelujah. Ang mga bagay na hindi nakikita, ito yung paglalakbay ko. Ba ang aim natin? Bakit tayo nabuhay? To glorify God? Bakit pinili tayo ng Diyos? Bakit nilikha tayo ng Diyos? Ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, to praise Him, to glorify Him. Pero ano ang ginawa ng tao? Hindi pinahalagaan ang relasyon niya sa Diyos. Hindi pinahalagaan ang kanyang kaluluwa. Ang sabi ko yan, kaluluwang ito, siya yung paharap. Gaano mang kaganda ang aking suot, gaano mang kadami kong, you know what,
na nagpunta po ako sa Saudi Arabia, sabi ko, punuin ko ang aking mga punuin ko ang aking daliri sa mga ginto na yan. Yes, madaling bumili doon. Those times, mura pa po ang ginto. Pero napagpanto ko, isa, oh, temporary. Mga bagay na ito ay nasisira. Di po ba? Habang parang si Solomon, na si Solomon ko nag-accumulate ng wealth, lahat, ang lahat ng pagsasaya ay naranasan ni Solomon. Dabuting nang malapit na po siya namatay, nagsisisi po siya. Kasi napagtanto niya ang kalagaan ng kanyang relasyon sa Diyos na may akda sa lahat ng bagay. Okay. Para sa ilan, ito ay makalaman ng kasiyahan ng kasalanan tulad ng sexual. Marami. Now, marami ngayon ang kanyang kaluluwa ay binibinta. Ang dami mga cybercrime, mga pornography, binibinta nila ang kaluluwa not knowing ito'y ikapapahamak nila. Kung makita natin sa mga news, ito po yun para sa ilan, ito may makalaman ang kasiyahan ng kasalanan tulad ng sexual na immoral, paglalasing at iba pa. Para sa... Ang ilan... Ang ilan ay para sa ilan ito ay makalaman na kasiyahan ng kasalanan tulad ng sexual na imoralidad, paglalasing at iba. Ito ang nagawa ng pagkatao natin. Ang ilan ay pagkalitin sa maling doktrina at kawalan ng pananampalataya. Binabalaan tayo ni Pablo na dapat tayo mag-ingat. Sinabi ko na po kanina. Dapat babad po tayo ng salita ng Diyos. Upang kung may babahagi natin, hindi tayo ma-wanted. Ikwento ko ito. While we were in the bus in Cebu, may nag-doctrina po sa akin. Ma'am, pwede po kita yung magbahagian ng salita ng Diyos. Sabi ko po, alam ko ang salita ng Diyos. I know the truth, I know the gospel. Ma'am, kasi po ganito, may doctrina. Gusto niya yung doctrina because Jehovah Witnesses po siya. Now, sa pag-uusap namin, sabi ko may doktrina ito. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos, hindi ka maliligaw kapatid. Sino man sa iyo nagbabahagi, because the truth will set you free. Ito yung sinasabi dito. Ang ilan ay pag-alipin sa maling doktrina at kawalan ng pananampalataya, binabalaan tayo ni Pablo na dapat tayong mag-ingat. Okay, sinabi sa Colossians 2:8, mag-ingat tayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao sa mga alintuntunin ng mundong ito. Okay. 1:32, makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa inyo. Okay? Gaano kahalaga ang inyong kaluluwa? Marapit na po tayo ng may mga katanungan po dito. Tanggapin po natin ito ay katulungan na ang galing po sa Panginoon. Gaano kahalaga ang inyong kaluluwa? Handa ka na ba para sa kawalang hanggang? Naibigay mo na ba ang iyong buhay kay Kristo? Baka, huli na po. Now, katanungan po ito sa pag-aaral namin evangelism and exposure. Unang katanungan doon is, pagpupuhanin ka ngayon ng Panginoon, handa ka ba humarap sa Panginoon? Kung tatanungin tayo ng Panginoon, halimbawa lamang, halimbawa, kung tayo mamamatay ngayon, tomorrow, we doesn't know what tomorrow brings. Minsan may namatay sa accident, minsan may namatay, hindi na nagising. So, hindi natin alam ang butas. Kailangan palagi po tayo handa. Kung tatanungin tayo ngayon, Panginoon, sakali mamamatay tayo, are you ready to face God?
tayo ang nakakaalam niyan. Ano pa ang pamumuhay ko dito sa mundo? Handa ka na ba para sa walang parang? Hanggang napakasarap doon, kung andoon ka sa piling ng Diyos, wala kang ibang gagawin, kundi magpuri at magpuri na lamang sa Kanya. Hallelujah. Naibigay mo na ba ang iyong buhay kay Kristo? Baunin natin ito. Baka huli na ang bukas. Tama ba ang iyong pamumuhay? Nangamin po natin kapatid. Tama ba ang iyong pamumuhay? Sigurado ka ba makaabot na sa langit? Ibang nag-ausap. Sigurado ba makaabot ka sa langit? Ibang nag-ausap. Did you give your life to Jesus? Namuhay ba akong ayon sa Kanyang kalooban? Namuhay ba ako ayon sa Kanyang kagustuhan? Ito yung sabi ni Pablo. Mga katabang binitawan ni Pablo habang mamamatay na siya. Pinagbuti ko ang aking pakipaglaban. Natapos ko nga ang dapat kong takulin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makaptan ko ang kurunang nakalaan sa mga matuloy. Napakaganda po. I have fight the good fight of faith. Ito yun. Napakaganda nitong binitawan na sabi ko, Lord, kung mahalin mo ako, ito yung ipalagay ko sa aking tombstone. Pinabuti ko ang aking pakipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takulin at natatili akong tapat sa pananampalataya. Makamtan ko na ang kulunang nakalaan sa mga mato. Magtagumpay ka man sa mga bagay sa mundo ito, pero nabigong pahalagaan ang iyong kaluluwa. May buong kang isang kakabag-habag ng kabuguan. Okay? Maliwanag yun. Basahin ko ulit. Magtagumpay ka man sa mga bagay sa mundo ito, pero nabigong pahalagaan ang iyong kaluluwa, mayroon kang isang kahabag-habag na kabiguan. Ngunit kung nagbigo ka man sa mga material na bagay sa mundo ito, ngunit pinahalagaan mo ang iyong kaluluwa, take note, pinahalagaan mo ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay ay magiging isang kahahangahangang tagumpay. Sapagkat, ano ang pakinabang sa isang tao kung makanta niya? Ibabalik ko sa inyo ang question na ito at magtatapos ko tayo. Sapagkat, ano ang pakinabang ng isang tao kung makanta niya ang buong sanlibutan at nawala ang kanyang sariling kaluluwa? At ano ang iibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang kaluluwa? Tanungin, ang Panginoon nakatunghay po sa atin, kapatid, my dear brothers and sisters, ano ang maibigay natin sa Panginoon kapalit ng ginawa niya sa cross? Ano? Babalik tayo doon sa verse 24. Ano ang ibigay mo para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa? Ibigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Take note! Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Gawin mo rin para sa kanya. Ano ang magagawa natin sa Panginoon? Gawin mo. Ito yung sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasangin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon nito. Let's all stand. Manalangin po tayo. Hallelujah. Damhin po natin, namnamin natin ang mga salita ng Diyos. Namnamin po natin yung last verse na binasa ko. Ito yung kapalit sa hinihingit ng ating Panginoong Jesus. Ano ang naibigay natin sa Panginoon kapalit ng kanyang ginagawa? Ang sabi sa Matthew 16:24,
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawalan ito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magpamit. At salamat sa salita mo na iniwan mo sa amin sa umaga ito. God, kinabatid mo sa amin gaano kahalaga ang aming kaluluwa. Lord, marami po kaming pagkukulang sa iyo at humingi po kami ng tawad sa umaga ito. Kausapin mo po ang bawat isa, O Diyos. God, Holy Spirit, talk to us. Talk to us individually, Lord. Marami po kaming kasalanan, marami kaming pagkukulang, marami kaming hindi nasunod. At sinabi mo, we have to deny ourselves, O God. Lord, you renew us, O God. Renew our commitment to you, Lord God. At Lord Jesus, sa mga sumanggulay ito, O Diyos, naway, O God, Lord, nakita namin ang kahalagaan ng kaluluwa namin. Lord, kung hindi ayos ang relasyon namin sa iyo, O God, we ask, Holy Spirit, minister of us. Talk to us. Let us humble before God and ask for forgiveness. Ipagawin natin ang ating sarili. Mga bagay na nanakuna natin more than God is idolatry. Lord Jesus, we ask you, Lord, to sanctify our spirit, our soul, our body, O God. Lord, let this whole being, Lord, be preserved without blemish until, O God, sa pagkaharap namin sa iyo, O Diyos. Kaya, Ama, O Diyos, naway, O God, tulungan mo kami mamuhay sa iyo. Dahil sinabi mo sa Galatians 2:20, O God, that I am crucified with Christ, and I no longer live, but Christ liveth in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and give himself for me. Salamat, O Diyos. Naway ang mga salita na yun, O Diyos, na nabigkas, O God, ay mamuhay kami sa iyo. Ang buhay ng ito, O Diyos, ay ilagak namin sa iyo. Dahil sinabi mo sa Colossians 3, Lord, that we have to set our minds on things above and not on the things on earth. Mangusap ka bawat isa sa amin. At Lord, anuman, O Diyos, O God, ang aming natutunan ngayon, O Lord, baunin po namin hanggang sa aming pag-uwi, sa aming pagtulog. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.